about Filipino filmmaking. Kung may fresh college grad ka, tapos tinalo mo ang 149 to reach the top 30, galing mo, di ba? And just to add, it was very important for the selection committee to gauge yung kakayahan. So the feasibility of doing the film was a key point in actually selecting the finalists. Napaka-importante po yun. Knowing that there are budget limitations, knowing that there is a ceiling, so that I think is part of why we chose the 10 finalists plus a good balance of genre. That's also something that we considered. Another question, what makes Cine Filipino a unique film festival compared to other films? What is that again? What makes Cine Filipino unique from other independent film festivals? Sisimulan ko ha. Una sa lahat, ito lang ang film festival na merong iba't ibang categories. Okay? There's no other festival, so to speak, no? Unless there's a festival I don't know of. So I think unang-una na yon. Pangalawa, objective talaga namin, audience-friendly films. Because we believe that our films need to be appreciated by our own, by Filipinos as well, diba? Hindi lang, hindi ka gumagawa ng pelikula para lang sa film festival. That's always something that you aspire for. We all agree, right? But you all, I think there's also the joy in seeing that people go and watch your films. I think that's very, very important. And that's the reason why si Director Joey mentioned audience-friendly stories, ideas, concepts, films are those that we chose. No? Para rin, yes, maiba. So, isa yon. Pangalawa, expanded categories. Pangatlo, we do this every 2 years because we really, really want to be prepared. Nagdadagdag ko lang na totoo yung audience friendliness kasi I mean, Diyos ko, gagawa kang pelikula, kayo-kayo lang ang manunood. Di ba? Ba't ka pa gumawa ng pelikula, di ba? Kung, di ba, hindi nga kasi hindi maintindihan, di ba? Ang importante is, a film becomes a Filipino film if it addresses a Filipino audience. If it can relate to a Filipino audience. I think we should stop this stigma, this lamentation that, you know, can you imagine more foreigners appreciate Love Diaz and Brillante Mendoza than Filipino filmmakers? Di ba? Than Filipino film, the Filipino film audience. We should really bring them to the audience. Okay, so that ma-realize ng mga manonood na may alternatibo pa. There is more to life than a romantic comedy. Hello. Ganda, no? Hello, my question is for the filmmakers po ng Full Length. Hello, congratulations po, directors. Kilala na po kasi namin yung apat dahil nakagawa na po sila ng mga pelikula. Gusto ko lang pong makilala sana, kahit briefly lang, yung mga first-time full-length directors. Kasi yung apat pong kilala na namin ay si Direk Jason, Direk Alvin, Direk Lem, and... Direk Randolph na pangalawa na, oo. Nagaling din ng Cine Filipino last year. Yung po mga first-time full-length filmmakers. Oh, sige, umpisahan ko ito. Pero briefly lang po. Okay, okay. Hindi ka first time. Hindi po namin sila kilala. Hindi daw siya first time, hindi lang kilala. Okay. Correct. Sino first timer sa inyo? First time filmmaker. Full length. The full length. Pakilala niyo ang sarili, ang pangalan ng proyekto niyo, at kung ano nararamdaman niyo sa saglit. Baby background. First time filmmaker po. Dexter Jimenez po. First time po yung project. Family po. Co-director ko po si Alan. Ako, directors. Kaya kakilala niya na po ako, alam niya ba? Hindi, anong background? Nag-short films na ba kayo? Short films po before, that's the kriteria. Okay, ito. Ayan, si JP. Ayan po, ako po si JP, pero ito po parang kaya nga ba? Tapos yung project ko po, I'm Drunk, I Love You. So yun yung first feature ko po, pero I've been doing short films na po. Young lady over there. Hello po. Ako po si Ice Kaganan. Yung film ko po is Sakaling Hindi Makarating. I'm a cinematographer by profession. So, I wrote this film 4 years ago, but yeah, ngayon lang siya. It's a first. Sino pa ano? That young lady of the lady. Oh, ito. Ito ang Randolph ng Cine Filipino 2015. Si Kaganan.
currently po writer po ako ng sitcom ni Director Ayan. Background ko po, writer, photographer, videographer, editor, songwriter. Ang pelikula ko po ay A Love Like Love. Sumali dito mo mayang iba-iba, iba-iba, mga batang-bata itong mga ito. Hindi ito sinadya, nakala ko lamang dahil bata sila, sariwang-sariwa rin yung mga ideya na kanilang inanat sa akin. Okay? Whether it's about a mother-son story like First Sam, okay, or a beautiful travelogue, okay, like sana, Sakaling Hindi Makarating, okay, talagang it's an entire gamut, iba-ibang klaseng pelikula talaga po yan. Siguro doon sa lahat ng filmmakers, one-liner lang po, ano po ang bagong aabangan natin sa inyong bagong pelikula? Showbiz na showbiz sa katanungan. Ano sa atin? Meron kayong maisip. Okay. Kasi hindi namin pag-ibigin na lang sa interview individually. Okay, sa iyo, Iho. Sa buhay, ang buhay. One-liner lang. Short lang. Ano? Yung buhay, aking buhay po, kwento po siya ng... It's a dead romantic comedy. So I guess not go. It's a heartwarming and drama. Basta it's about a kid na may pangarap, maraming pangarap, and then yung mom niya gagawin lahat para makamit lang yung pangarap ng anak niya yun. And the title is Van Damme Stallone. So medyo action siya. Sino Filipino baby ka na? Direk Jason. Kasi Jason na sinalihan lahat ng festival at nasali sa lahat ng festival. An adventure travelogue na may romance pero hindi talaga. So, parang self-discovery. Something like Yung sa akin naman parang direct Alby. No apologies na horror story. No apologies na horror story. Yung Amy Durant, I Love You naman ito. Mix siya ng romance, comedy, tsaka ng music. Tapos itong para siya sa mga taong hindi minamahal na mga minamahal. Yung first time naman po, family comedy po siya. Love-hate relationship po ng isang nanay sa anak, isang teenage na anak. Thank you so much, guys. May katanungan pa. For my shade of comedy ito, ano ba ito? In line with ano ng 55 na happy? Ay, hindi naman. Kasi...